birthday ang puno ang ako. You know, nagkatuwa sila, nag-inuman. May nagregalo daw po nung alak na ewan ko po kung saan po galing yun. Doon ko lang po naranasan yung ano, sobrang hindi makatayo, tapos sobrang sakit ang ulo mo pa. Tumitirik ang mata niya at ang hiyaw niya ay nanay. Ayoko pang mamatay. Magpapasko pa naman eh, nagkaganyan ka. Parang, hindi ko makita, parang trahedya, hindi mawari. Kuha ito 2 araw bago magpasko. Tulad ng ibang magbabarkada, naisipang makipag-inuman ng magkakapatid na Ricky, Rene at Romel, kasamang ilang kaibigan. Teka muna! Sinong mag-aakala na ito rin pala ang kanilang magiging huli? Nung araw na Linggo, sabi ko, parang bagang yung pakalasa ko parang nalalambot ako, gano'n. Pero kaya ko pa yung sa ano ko sa sarili ko, kaya ko pa maglakad-lakad, gano'n. Aba, nitong nag-iilang araw na, sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, parang nalalambot ako, gano'n. Akala ni Romel, hangover lang sa lambanog ang kanyang nararamdaman. Pero lubha siyang nangamba nang makita ang kapatid na si Ricky. Sabi niya, di bumangon siya. Oo, tapos sabi niya, pawis-pawis ang siya, no? Oo. Sabi niya, hindi na ako makakita. Sabi nga noon. Hindi na ako makaka? Makakita siya. Makalipas ang isang araw, si Rene naman ang sumunod. Ano naman ang nangyari doon sa isang ganun kapatid? Ganon din. Paano po? Di sa labanog din siya, ganon na. Ay di ipinasok sa ICU. Hindi na, hindi na umano siya. Tapos sa yun, di pinilit ako nung kapatid ko, asawa, na ganon-ganon. Nung magpa-check up na rin? Oo, di siguro, sabi ko, sige na nga. Yun, natakbo pa yung albulan siya papunta sa dito sa Batangas, parang masama na din talaga ako nang usapin ko. Iba na talaga ang ano ko nun. Namatay sa ospital ang 2 kapatid ni Romel. Habang siya naman ay nakaligtas matapos sumailalim sa dialysis. Nung araw na iyon, mahigit 100 katao pa mula sa kanilang barangay ang isinugod sa ospital. Lahat nakainom ng lambanog. Lahat nakitaan ng methanol sa kanilang dugo. Sa dami ng naapektuhan ng methanol poisoning sa Laguna, madaling isipin matatakot na sigurong maglasing ang mga taga rito. Pero... Gandang araw po! Uy, nagiinuman! Alas 4 pa lang ah! Walang lambanog? Wala po. Ha? Bakit walang, ba't hindi lambanog? Doon po kami konti ko namamatay. Kami galing ay. Ha? Kami po yung mga nakasurvive. Ay, gandang araw po, tay. Kumusta po? Ako po si Kara. Nakasanayan na ng mga taga Rizal, Laguna ang mag-inuman tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Alak 5 nga kung tawagin nila ito.
Pero kung dati lambanog ang bida sa Tagayan, eh ngayon wala nang uminom ng lambanog dito. Eh bakit? May lason na po. Marami po namatay ay kaya. Hindi naman ata lahat may lason ano. Ang lambanog, hindi lahat ng toxic effect of lambanog, probably methanol containing non-accidental recreational. Halos lahat ng nagiinuman noon kasama sa mga naapektuhan ng methanol poisoning. Matagal na raw silang umiinom ng lambanog at alam daw nilang hindi purong lambanog ang ininom nila nung araw na iyon. So kayo po, alam po ninyo ang iniinom ninyo ay hindi purong lambanog? Oo, alam namin. Oo, alam namin. Alam nyo rin po na nilalagyan po siya ng chemical? Oo, correct. Hindi namin. Correct. Eh, ba't po ninyo iniinom? Kasi nga po mura. Ayos naman po pati. Mura yung kaysa sa po. Ayos naman. Ayos namang inumin. Ilan taon na kami nakainom dito lang. Ayos naman po. Tagal na po. Ilan taon na kami nagiinom dyan, hindi. Wala naman pong problema eh. Ngayon lang biglang nagka-problema. Ayon sa mga taga rito, 350 pesos daw ang benta sa isang galon ng purong lambanog. Pero yung binibili nila mula sa Batangas, 150 pesos lang. Bakit po mas mura yung galing sa Batangas? Kasi nga po, yun din tinatawag namin chemical. Yung chemical ng timpla nila. Ano? Hindi po puro yun. Ilalaw ko nila nga ng ano, ng chemical, yung gamot nga, yung na inilok nila. Yun ang ginagamot, nilalagay nila para dumami ang labas, nilalagay po ng tubig. Anong nagtitimpla? Yung chemical nga tinatawag natin, methanol. Hindi naman po tinitimpla ang lambanog, niluluto. Tinitimpla po dito. Niluluto po ang lambanog. Niluluto po. Ay, niluluto po yun. Pero dito, tinitimpla po. Para dumami yung labas. Yun po tubig lang yun. Eh bakit po ako? Sige po. Ako po ang nagluluto ng lambanog. Kayo po nagluluto ka ng lambanog. Bakit ako nadali pa nung binibili din yung tigya, 50. Mura kasi yung pala yun. Mapi-50-50 ang mga tao. So, doon lang mismo sa loob ng barangay, sa likod lang actually ng bahay ng ilan sa mga biktima, makikita mo may mga niyuga na may parang may mga tawiran eh. Mukhang karita nito eh. Diyan, kumukuha ng lambanog dyan? Dine po. Yeah. Ah, dito. Ito po ang namatyan, yung kumpare ko. Saan yung lutuan? Ah, ito ang lutuan! Dalawang taon nang gumagawa ng lambanog si Ronnie Orogo. Pero kasama rin siya sa mga nabiktima ng methanol poisoning matapos makisali sa Tagayan ng isang kapitbahay. Kaunti lang ang nainom ni Ronnie nung araw na iyon. Nahalata niya kasing kakaibang lasa ng lambanog na itinagay sa kanya kumpara sa manamis-namis na purong lambanog. Na ano na sa tiyan, parang hinahalukay po yung dito pa. Dito po yun. Hindi katulad ng niluluto na eh, pagkatapos namin magluto din eh. Oo. Magbabari kami, walang... Bakit hindi na lang po yung niluluto ninyong lambanog, yun ang pinagsasaluan ninyo at iniinom ninyo? Ba't kailangan pa kayong kumuha sa ibang bayan? Namamahalan po sila eh. Namamahalan sila din kasi puro eh. Talagang mahalan puro. Mm-hmm. Pagka yung chemical, mura ang chemical ah. Mm-hmm. Kasi na tubig lang. Mm-hmm. Sa kagam, titimplahin lang nila. Ay, puro. Ay, mahal aray talagang puro. Ang tinatawag nilang chemical na sangkap ay methanol, isang uri ng alkohol na sa sobrang tapang pwede nang gamiting gasolina, solvent at panglinis ng mga makina. Mahigit 100 taong nang bahagi ng kulturang Pilipino ang lambanog. Bago pa man dumating ang mga Kastila, umiinom na ng alak mula sa tuba ang ating mga ninuno. Taong 1574 nang itinuro sa atin ng mga Espanyol ang proseso ng distillation, kaya ang tuba naging lambanog. Halimbawa yung sa mga mineral water bottle, hindi lahat ng... Ay, hindi po. Si Lito Malyari ay nagmula sa angkan ng mga Alandi ng Quezon, ang pinakaunang distilleria sa probinsya. 1903 pa sila nagsimulang gumawa ng lambanog, at hanggang ngayon, buhay pa ang sinaunang tradisyon. Yung luma technology, masarap pa rin. Brick and oven, tas gatong-gatong lang. Oo. Kesa sa LPG, mas
mas nasasarapan po kami dun sa dating lasa. Ang lambanog ay isang nakalalasing na inumin mula sa bulaklak ng niyog. Ang katas nito ang nagiging tuba na pwedeng gawing suka kapag pinatagal at lambanog kapag niluto sa pugon. Ayon kay Malyari, lahat ng lambanog ay may natural na methanol. Ibig sabihin, isang litro, itatapon mo. Aha. Alam daw ito ng lahat ng nagluluto ng lambanog at alam din nila kung paano ito tanggalin para hindi makalason. Nakikita niyo po 100 degrees Celsius na yung temperature gauge natin. Ibig sabihin yan, tutulo na yung lambanog. Ito na nga po yun. Ito na yung unang patak ng lambanog doon sa distillation process. Hindi po ito pwedeng inumin kasi base sa pag-aaral ng DOST, ito daw yung highly toxic. Ito yung pure methanol. Ganito yung itsura niya, medyo bluish, parang gasolina. Ang sabi nila, sabi ng DOST, kailangan daw kumolekta ka ng 1 liter nitong bating na ito, nitong pure methanol. At itapon mo or gamitin mo for other things, pero wag na wag mong ihahalo dun sa lambanog because it's highly toxic. In fact, 27 ml lamang ng methanol pwede nang makapatay ng tao. Talagang highly toxic siya. And 27 ml is more or less mga 2 kutsara lang. Mas matapang at nakalalasing ang lambanog na may halong methanol. Ang problema, maaari rin itong makalason. Sinubukan naming ilagay sa hydrometer ang bating na aming nakolekta. 130. Proof. Eh hanggang ano lang ba ang kayang ma-take in ng isang tao? Ilang proof lang ba? Maximum dapat 90. Tapos ito 130? Oo. Oh my gosh. Pag ininom mo siya, una masisira taste buds sa lalamunan natin. Masusunog. Masusunog yung lalamunan? Mas mataas ang proof. Mas mabilis makalasing. Okay. Ang problema sa mga ganong klase ng lambanog, pwede rin makapatay. Yeah. So yung hawak ko dito, ito yung lambanog na 80 proof na regular. Okay, tapos ito yung bating, ito yung may ethanol. May methanol. Ito yung methanol. Oo. So pwede ba nating tingnan kung ano yung kaibahan niya kapag sinindihan? Pwede. Oh, sige. Okay, konti lang po. Yan. Yan po yung bating o yan yung may methanol. So nakikita niyo para siyang fuel. Actually, ang sabi ni Sir, marami do industrial use ito eh. Apo. Oo. Metikuloso ang pagluluto ng lambanog. Kailangan mong bantayan hindi lang ang temperatura nito, kundi pati ang unang patak ng lambanog para matiyak na wala itong lason. Sa isang distillation po, it will take 8 hours para okay. Makaproduce ng 20 or 15 gallons. So may iba na sino-shortcut? Shortcut na. Mixing lang. Marami na makukuha. Hindi na niluluto. Hindi na po. Ang kaalaman sa paggawa ng lambanog ay ilang henerasyon ng ipinasa ng ating mga ninuno. Ito rin ay pinatunayan na ng mga siyentipiko. Kaya noon, walang namamatay dahil sa lambanog. Pero sa paglipas ng panahon, maraming mapagsamantalang negosyante ang nakaisip ng daya sa paggawa ng lambanog. Para dumami ang produksyon, hinahaluan nila ito ng tubig, asukal at methanol. Ang tawag po doon ay compounding. Compounding. Ibig sabihin? Mixing lang ho. Walang distillation. Yung methanol po, inihahalo nila. Saan? Sa mixture. Uh-huh. Yung mixture na yon, maaaring may halo sila ng tubig. Tubig, flavoring, pampatamis. Kaya pag yung flavor daw, ininom nyo, medyo matamis-tamis ng konti. Hindi na halata. Hindi na halata. Nakikipig-ride back lang mo sa papilati ng lambanog para mabenta. Isang negosyante lamang ang pinanggalingan ng mga lambanog na ininom ng mga biktima ng methanol poisoning. Ang Ray Lambanog sa San Juan, Batangas. Itinanggi ng may-ari nito na may methanol ang kanilang produkto. Sarado na ang kanilang tindahan ngayon,
Pero dahil sa trahedya, hindi lang ang Ray Lambanog ang naapektuhan, kundi lahat ng gumagawa ng Lambanog. Hindi man sila sangkot sa methanol poisoning, ipinagbawal ang pagbebenta ng Lambanog sa buong Laguna, Quezon at Batangas. Parang ang nangyari po, yung kasalanan ni Juan, ang magdurusa ay si Pedro. Paano po kami dito? Na yung nangyari doon sa ibang bayan, apektado po kami. Sa highway patungong Quezon, hile-hilera ang makikitang tindahan ng Lambanog. Pero sabi nila, hindi raw nila ito ibinibenta. Kahit po halimbawa pong may bibili, sinasabi po namin na bawal po kami magbenta. Kaya hindi rin po kami nabibili. So pwede nyo lang po i-display pero hindi nyo pwede ibenta? Opo, hindi po kami nabibenta. Sinasabi po namin sa customer. Tulad po kanina, may tumigil po truck. Oo. Nabili po. Sabi po namin, kuya, hindi po kami nabibili kasi nakaban po ang Lambanog. Hindi naman po namin may sauli sa dati po namin mga kinukunan. So ngayon po wala po. Tumal po talaga. Ah, talaga? Wala pa po ako nabibenta. Simula po nung maban niyan. Simula kailan yun? December po. Kasi nga po, marami nga po yung nababalita na may namatay, ganyan-ganyan. Wala pa po talaga. Kung titingnan ang label ng mga Lambanog, nakapagtatakang halos lahat may nakasulat na sangkap na tubig at asukal. Gayong ang purong Lambanog, wala naman dapat hinahalong anuman. Sagrado para sa mga taga-Liliw, Laguna ang industriya ng Lambanog. Hindi lang ito kabuhayan, bahagi ito ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Sampung taon na ang nakalilipas nang gawin ko ang dokumentaryong ito tungkol sa tradisyon ng paglalambanog sa Liliw, Laguna. Isa itong tradisyon na ipinapasa sa bawat henerasyon. Eh, hindi mo wala karitan dahil pag nawala yan, akakaway maraming anak, buto mga buting. Na bali ang yapakan, bali din ito, itong guyabman. Ito pong tinatapakan natin na bali? Oo, oh, na bali din ito. Eh, di nalaglag kayo sa... Naglaglag sa lupa. Awa ng Diyos, hindi naman na... Nabaliya. Si Lolo Fredo at Mang Ambo ang mga pinakamatandang mga ngarit noong panahong iyon. Kaya niyong umubos ng isa nito, mag-isa lang kayo. Ay, kulang pa. Kumusta na kaya sila ngayon at ang pamana nilang tradisyon? Makalipas ang isang dekada, nabalitaan kong pumanaw na si Lolo Fredo. Pero si Mang Ambo... Ayan ba si tatay? Yan, naka-stripe? Aba, puging-pugi na si tatay, ha? Kumusta na? Hindi na kayo nangangarit, ano? Hindi na. Aba, para ang ganda na ng tinding niya. Yung huli na tayo nagkita, kayo pa yung maakit sa puno, eh. Ay, ngayon, asenso na? Asenso na ng konti. Ha? Umasenso ng konti? Gawa ng mga pamangkin, saka ako. Tama, natatandaan ko ito. Taas na, ano? Eh di natupad din ang pangarap ninyo. Natatandaan ko nung huli po tayong nag-uusap eh. Sabi niyo sana yung mga sumunod sa inyo eh, hindi na mga ngarit. Yun na lang, anak ko ito eh. Yung nahulog na eh. Nahulog pa nga nung matapos tayo dyan. Si Joel ang anak na tinutukoy ni Mang Ambo. Dalawang beses nang nahulog sa puno si Joel. Pero hanggang ngayon, pangangarit pa rin ang kanyang kabuhayan. Itinutuloy ang pamana ng ama. Pinagpalaki ko nga sa mga anak ko yung pang-sakon sa Lambanog niya ganyan. Ilang taon na ako ngayon. Hindi nangangarap at nangangarap pa. Ganun pa rin. Kaya yan na lang ipapatuloy. Araw-araw, dalawang beses umaakyat ng puno ang mga tulad ni Joel para mangarit. Kahit ipinagbabawal na ang Lambanog, hindi sila pwedeng huminto
dahil ikasisira raw ito ng puno at titigil ito sa pagtuba. Di kayo natatakot din sa trabaho? Natakot din pagka ano, pag maulan. Pero? Laban lang. Kailangan. Walang ibang trabaho kundi yun. Parang konti ang kuha. Hindi man makapuno. Kailangan nila makaipon ng at least isang drum para makapagpaluto ng lambano, gano'n. Magkano na ang bili ngayon sa tuba? Yung isang drum? 200. Isang drum? 200? Malaki pa dito. 12 dati ito. Delikado na nga ang pangangarit, tiyagaan pa ang pagluluto. Lahat ng ito para sa kakaunting kita. So nailagay na natin yung tuba doon sa loob. Maghihintay tayo ng siguro mga 2 oras. Tapos yung pawis ng tuba, kasi lulutuin siya. Dito lalabas yung tubig, dito naman lalabas yung alcohol, yung mismong lambanog. Pero para maluto lahat ng lilagay natin na tuba, siguro it will take us siguro mga 8 to 10 hours. Pero siguro mga 2 hours may tutulo na dito. Pero methanol yung unang tutulo. Kailangan hintayin yung talagang purong lambanog ang lumabas. Medyo metikuloso yung proseso ng paggawa ng lambanog. Ayon kay Joel at Mang Ambo, simula nang pumasok sa merkado ang mga negosyanteng nandadaya sa paggawa ng lambanog, humina ang kita ng mga lehitimong maglalambanog. Mas mabilis at mas marami kasing nagagawang lambanog ang mga naghahalo lang ng methanol at flavoring. Kakunti ng karton dahil ng ang madami nga ay dito sa may parting papuntang Batangas. Oo. Eh, kine-chemical nga nila. Kaya nadami. Kayo po hindi po kayo nagke-chemical? Ay, hindi. Pinamana eh. Huwag mo sisiraan yun. Oo. Hanggang sa tuloy-tuloy. Kung hindi na mabili, di sa kakatumigil. Ano? Oo. Kailangan kung ano yung itinuro noon. Yun din ang iyong kukan. Ayos ito. Ang masaklap, ngayong may mga namatay dahil sa methanol poisoning, pati silang mga lehitimo, apektado. Laking hina talaga. So kung dati po kumikita kayong 300, 400 sa isang araw, ngayon po? Ginagaling na 100. 100? Kasi madalang nga nabili ngayon. Ganun. Bakit daw po? Natatakot na. Sa ngayon, mga kapitbahay na lang ni na Joel at Mang Ambo ang bumibili ng kanilang lambanog. Ilan? Dalawa. Dalawa. At kung dati galon-galon ang bentahan, ngayon, patingi-tingi na lang. Nagiinuman ah! Ano pong iniinom ninyo? Lambanog. Ah, pag hindi namin luto, kami nila inom. Ah, pag hindi ninyo luto, hindi kayo na inom. Hindi po, mga kaimutin. Tapos iyan namin ko. Ikaw. Baka pangit sa alam. Tagal na sa suso. Tapis. Hindi po kayo titigil sa paggawa ng lambanog? Ay, hindi po. Kahit po sabihin nilang bawal na. Kami na lang iinom. Marami naman po nagnabili naman dito lang. Hindi pwedeng tumigil? Siguro, titigil, pagkaano. Pag talaga bawal na eh, walang magagawa kung pinagbabawal eh. Oh.
At kahit pa mas madaling kumita sa paglalagay ng methanol sa lambanog, hinding-hindi raw titigil sina Joel at Mang Ambo sa tradisyong ipinamana ng kanilang mga ninuno. So kahit mahirap mangaret, kahit mahirap magluto, basta puro lang. Basta puro lang. Hindi nakakadisgrasya. Hindi nakakadisgrasya. Kainin mo yung pagkakataan ng malaki kung makakapatay ka naman ng kapwa mo. Sa ngayon, tinanggal na ang ban sa pagbebenta ng lambanog sa Calabarzon. Pero ramdam pa rin ang mga taga Quezon at Laguna ang bigat ng trahedya. Ito ay hindi lamang industriya sa Bayan ng Dilim. Ito po ay amin ng kultura. Kultura na nagpasalid-salin na. Sa napakahabang panahon, dito ho nagsimula ang kasiyahan ng mga tagaliliw sa pag-inom ng puro lambanog. Tapos mawawala. Sayang naman. Sayang po. Hindi lang maliliit na maglalambanog ang apektado ng takot sa methanol poisoning. Pati mga malalaking distillerya nalugi rin. Sa Tayabas, Quezon, 1,000 galon ng lambanog ang nakaimbak at hindi mabenta. Tigil ang benta. So, kami tinamaan, kami naman illegitimate. Ba't kami papatitigilin? So, sunod na lang kami. Tigil. So, wala kami benta ng isang buwan. Ngayon, kami on the second month na. May ban pa rin? Parang nilift na ho. Oo. Kaya lang, nawala na yung mga customer. Wala nang gusto bumili. Kukunti na lang. Panawagan ng mga lehitimong maglalambanog sa gobyerno, parusahan ang dapat parusahan para ang mga nagtatrabaho ng marangal ay maprotektahan at mapangalagaan. Tigilan nila yung kalalong yun kasi nakakadiskrasya sa tao eh. Yun lang ang maganda doon. Lumaban sila ng parehas para hindi sila makadiskrasya ng mag-iinom. Yung nagbenta ng mga ganong kemikal, yun ang sisihin nila. Hindi itong lambanog naming ang talaga. Diyan na kami nagstanda sa paglalambanog eh. Diyan kami nabuhay eh. Matitigil pa. Laban ah. Mahigit 500 taon ng bahagi ng ating kultura at kasaysayan ng lambanog. Isang tradisyong pinanday ng mahabang panahon. Ng sipag at pagpupursige, ng tiyaga at talino ng ating mga ninuno. Nakalulungkot isipin na ang 100 taong tradisyon ay sisirain lang ng pagsasamantala at pagkagahaman ng iba. Hindi lang buhay at kabuhayan ang pinapatay ng pandaraya ng ilan. Pinapatay rin ito ang mismong tradisyon na pamana ng bawat henerasyon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.